Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Maraming mga kapatid natin na nandun sa office natin, at pasalamat tayo sa mga kaparian na tumutulong sa atin from time to time, mga kapatid. So, salamat, at tingnan natin kung naka-live na ba tayo sa YouTube channel natin. Ako po ay grabe yung tuwa ko dahil kahapon nakausap ko ang isang babae from from Dawis. Pero before that, magpasalamat muna ako sa lahat ng mga nanood sa atin sa Punto por Punto at sa mga kapatid natin sa kaibayong pananampalataya. Salamat po. At sa inyong mga tanong, marami silang mga objection na sasagutin din natin. Hindi natin masagot lahat dahil ang daming mga tanong, pero sa pamagitan nito ay maisiwalat natin yung aral talaga ng ating simbahan. So, fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart po. Unang-una, pasalamat tayo sa ating mga kapatid na si, tingnan natin yung mga generous laging nag-share sa kanilang mga stars. Unang-una, pasalamatan natin si kapatid na ito si Sister Cha Kino. Lagi ito nagpadala sa atin ng stars, no? Nagpadala siya sa atin ng 1,000 stars kanina. Sa ating, tingnan ko muna ha, dito. Si Sister Millie Oliva, nagpadala sa atin ng 1,700 stars. At si Sister Cha, no? Kino, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. At si Jade Malkahi, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Jaina Guevara, 100 stars din. Sa live natin ito sa, doon nagmisa tayo sa mga kabataan. Si Ching Ismana, nagpadala natin ng 100 stars. Si Ermelita Pilinio Palang, at si Sister Ermelita Pilinio Palang. Sister Gladys Pinili, grabe ito Sister Gladys, lagi si M.L. Conopio, na Almario, 50 stars, at si Sister Lisa Fadilia, 20 stars, at si kapatid na Zeta Mijares, 10 stars, at si kapatid na Izel Cajes Chua, padala sa atin ng 10 stars. Pero si Jade Molkahi nagpadala sa atin ng 2,500 stars. Kahapon po yan, no? Kahapon po yan. Salamat po. Daming nag-response sa ating sa ating topic. Pero pipiliin natin mga kapatid, kindly contact to Brother Jando at Brother Kenneth Abuyabor po sa mga kapatid natin na gusto nilang tatalakayin natin. Talakayan po yan.
tatalakayin natin yung patungkol sa the church is the pillar and the foundation of truth. Ang dami. At kindly contact po parang ma-arrange natin sa sunod na buwan. Tatalakayin natin po yan. No? Si Sister ano? Cha Keno nagpadala naman ng 1,000 stars dito sa ating image na pinopost natin. Maraming salamat ha. Maraming salamat. At mag before natin i-share yung healing moment na nag-share kahapon from Dawis. At huwag kayong mag-alala dahil siya ang mag-share sa sunod na maaraw kapag mag-prepare na niya yung kanyang isusulat niya yung kanyang dahil mahirapan siya sa pag sa salita dito without preparation. So, magsasalita siya. Yung kanyang sakit pala ay 2012 pa. Just imagine ha, yung sakit niya ay 2012 pa. Willing siya magpa-interview next week siguro. At prepare mo na siya sa kanyang i-share sa ating lahat para 2012 pa yung parang migraine, no? Pero merong term, medical term na hindi ko multiple, nakalimot ako. At meron pa siyang iniinom na pain reliever pero hindi nawala talaga yung sakit. 4 na araw, every week po. Hindi talaga. Starting 2012 po. At nung pumunta siya sa office 2023, honestly, matagal na siyang nawala yung sakit niya. Para sa kanya, magaling na daw siya. And hindi na bumalik from the first time na pumunta sila dito sa office and then receiving the sacrament. Just imagine, no? Receiving the sacrament of confession. Receiving the sacrament of marriage. Hindi na wala lahat yung mga karamdaman niya. Grabe, no? At using the sacramentals, mga kapatid. Yan po ay makapa-inspire. By the way, secondary lang po yung pagkagaling pero maka-inspire sa atin. Just imagine 2012 at nawala yung sakit niya last 2023, last year po. Grabe, no? Yung sacrament and the sacramentals, makumbine po yon sa ating buhay, ang dami nating matutulungan. Meron namang sakit na natural talaga. Tulad ng kanyang sakit, natural talaga yon. Pero sa pamagitan ng sacraments, sa pamagitan ng, dahil hindi pa sila nagpakasal for how many years, nagpakasal sila. At na-amaze siya dahil lahat ng karamdaman niya ay nawala. At sabi ng doktor, lifetime na po yan. Lifetime na po yung sakit niya. Okay, malala dahil pinauna ko lang ngayon na sinishare sa inyo. At isishare ko, magsishare siya personal dito sa ating programa dito sa Facebook channel natin. At hintayin natin kung matapos na siya. Ang daming mag-share, pero susunod ng mga araw, isishare sila sa mga karanasan nila, iba't ibang karanasan nila. Because experience is the best teacher po. At ang daming mga nag-react sa ating mga kapatid patungkol sa ano, sa ating dialogue. Ito po ang reminder ng mga mahal na obispo natin sa buong ano, buong Pilipinas, no, sa Second Plenary Council of the Philippines, PCP2, number 222. We need not apologize for apologetic catechesis. No? Hindi tayo dapat humingi ng paumanhin for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subjected to attacks from which it has had to defend itself. Dapat ipinsaan talaga. Jesus had to answer early Christian errors and charge his disciples to protect the faithful from them
while keeping pure the deposit of faith. So, anong payo ni Kristo? Protect the faithful from them. For those people who taught us, for those false prophets, apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. Pero nawala na ngayon. So, mas mabuti na merong Catholic faith defender. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. Yan ang ginagawa natin sa dialogue. Defending our faith in public fora. Ito po ay Second Plenary Council of the Philippines, PCP2. Wala pa tayong PCP3. So ito pa ang manaig na theological principle na dapat nating sundin. We need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Padayon ta sa pagtindog sa kamatuuran o pagdepensa niini at ubangan sa publiko pinagi sa dialogue sa pagtuo. And then quoting Jude chapter 1 verse 3, "Dear friends, I had been eagerly planning to write to you," si St. Jude the Apostles, one of the apostles, "about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people." Jude chapter 1 verse 3. No? So, ang daming nag-comment. No? Yun, ang kapatid natin na nag-share, ako po ay na-shock sa kanyang sharing. Very passionate siya kahapon. Nag-share. Just imagine, ha? Yung kanyang asawa na, yung husband niya, ang nag-deliverance sa bahay nila. No? Grabe, no? Yung improvement and conversion, mga kapatid. Yung kanyang husband na nag-deliver sa kanyang bahay, unang-una nag-react din yon during first deliverance, mga kapatid. Pero ngayon, mga kapatid, grabe na yung improvement niya, no? Simula nung unang araw sa pagpunta niya sa office, gradually receiving the sacrament and using the sacramentals, hanggang ngayon, hindi na bumalik yung sakit sa ulo niya. Parang migraine, mga kapatid. Grabe, no? At sa office natin, tinuturo namin sa inyo how to use properly the sacramentals, no? And embracing the sacrament of Jesus in the sacrament of Jesus in the hands of the priest, no? Kung may minsan kapag magbigay ako ng talk, maraming sasalubong sa atin for healing, sasabihin ko lang sa inyo na sacrament is greater than me. You need to receive the sacrament, renouncing all the occult involvement in our lives, all the occult and superstitious belief that being practiced by our ancestors since time immemorial, mga kapatid. Let us renounce everything, all the superstitious belief, all the non-Catholic belief, all the non-Catholic practices. We need to renounce it before the Blessed Sacrament. At pinupost natin yung order and flow how to do prayer of deliverance, mga kapatid. So, daming nanood sa atin. Magbasa muna tayo ng ilang mga komento. Mahot ng 451 yung nanood natin. Gandang tanghali, Father Emmanuel Banales, no? Manuel Cubarul Romero, nanood sa atin. Si Sister Shella Bito, nanood din sa atin. Nagpadala sa atin ng 200 stars. No? Tingnan ko yung mga... Before that, basahin muna natin yung mga nagkomento sa atin. Si Jen Kirkyle, "Good afternoon, Father Darwin and Newberg. God bless." May 5 minutes na lang ako, no? Dahil pumunta pa tayo sa office natin. Ang daming tao doon.
yung bisita natin from Thursday to Sunday. Ang dami talaga. At salamat po sa mga kasamahan natin for catechism. Galing pa tayo din nag-anointing of the sick sa mga may sakit, mga kapatid. Nanood sa atin si Angelina Bundami. Pwede na ako madeliver sa balay sa ako anak, dili sila kasal daplin sa pa ila balay. So ikaw mag-deliver. So pwedeng-pwede basta ikaw. And then I hope that you will receive Jesus in the sacrament, because the sacramentals will lead them to the sacrament. Makatulong talaga yung prayer of deliverance dahil it will lead us to the sacrament, no? And the sacrament is Jesus, mga kapatid. Bernarda Ibarzabal, sabi ni Angelina, pwede na ako mag-deliverance sa balay, no? Sa ako anak, dili man sila kasal, dapat sa sapa nila balay, no? Una-una, pwede ka mag-deliverance because you are practicing Catholic. And that deliverance of yours, deliver them from the ungodly situation, no? And then leading them, no? To the sacramental, the life of grace. Okay? Pwede ka ba? Pwede. And I hope you will catechize them how important in their lives the sacramental graces na ma-receive natin sa buhay natin. Magandang hapon pa sa Asata Makapalit sa Bible ni San Pedro Calungsod. Please contact, and ipopost ko mamaya, mga kapatid, yung ano, kung gusto nyo bibili, ipopost ko mamaya, mga kapatid. Pasensya na, hindi ko na-post pala. Si Lit Hatulan Hilot, hi Father D. Jean Care Kyle, good afternoon Father Darwin, Gitgano, God bless you always. And Carmelita Sintorias, good noon Father. Jade Lynn Reyes is watching. Si Ate Juan Lopez Mihurada, nanood sa atin. Si Jelin Otero Jimenteza, nanood din sa atin, mga kapatid. So, ngayon, pasalamat lang tayo dahil wala na akong oras. Si Eva Linda, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. Si Sister Sheila Beto, 600 stars. Grabe. Nanguna si Ate Eva ngayon. Pangalawa si Sister Sheila Beto. Kasunod niya ay si Matthew Timothy Havana at Rosalie. Si ano pala yung kasunod na, si Mateo 200. Si Mercy Alvarez, no? Pang-apat, 150. At si Sister Millie Oliva, 110 po. At si Sister kapatid Andrea Galas Mercado. Please include in your mass the souls of my Nanay Leah, Tatay Puldo, Butch, and Chima for the eternal repose of the souls, including those who are forgotten in purgatory. Yes, Sister Andrea, salamat sa pagpadala mo ng 100 stars. Si Ermelita Pilinyo pa lang nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Sister Ika Gia, nagpadala ng 100 stars. Si kapatid na Aida Escuto, 100 stars. Si Ate Rusale, 100 stars din. Si Elmer de la Pina, nagpadala din sa atin ng 100 stars. At si Carla Magayan, 50 stars. At si Tess Ibanez, 50 stars din. At si Clarice, 40 stars. At si kapatid na Cherry Mahait, 50 stars. Salamat po. So, dami nanood natin ngayon, mga kapatid, no? Si Tino Bagiganto nanood sa atin ngayon. At back-to-back tayo live sa YouTube natin. At kita-kita po tayo April 28, 29, 30 sa Diocese of Tandag. Ipo-post ko ngayon yung mga lugar na bibisitain natin sa Diocese of Tandag po, no? Nabibisitain natin. Tingnan ko muna, ha. I-announce na lang natin dito, mga kapatid.
si Brother Johnny. Okay. Ito po sa Mother of Mercy Parish, April 28, Sunday po. Barubo, Surigao del Sur. Meron tayong misa alas 5 sa hapon. Talk natin 6 p.m. At sa Mother of Perpetual Health, Tabina, Surigao del Sur, 1 p.m. At sa St. Paul Parish, Mangahoy, Surigao del Sur, 1 p.m. din. April 30 po yan. So yan po yung bibisitahin natin this coming April 28 to 29 and 30. Tatlong araw po tayo doon at kita-kita po tayo sa Diocese of Tandag po. Yan po yung mga lugar na bibisitahin natin, mga kapatid. So yan lang sa muna, mga kapatid, ha. At pasalamat ako sa mga kapatid natin na laging sumusubaybay sa atin. At continue to pray each other and to continue to read more, to study more about the beauty of the faith of the Catholic Church. And sa pamamagitan nito, maibahagi natin yung kayamanan ni Kristo nasa kanyang simbahan, the richness of the church and his being founded by Jesus Christ. Amen. So yan lang muna, na magbe-bless ako sa inyo. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless po.